Nandito na naman tayo sa aking misa kung saan na tayo ay kakain ng pang-probinsyang pagkain. Pwede rin sa city pero mas masarap sa probinsya kasi mas sariwa. Mas sariwa ang mga gulay. Ang kakainin natin ngayon ay inihaw na talong. Inihaw na talong po ito. Yan. Babalatan natin ito, of course. At ang sausawan natin ay kalamansi. Siyempre, hindi mawawala ang sili. At saka bagoong. Saka bagoong. Yan. So una, tingnan natin yung gaano karami ang sili para hindi masira yung pagkain natin. Ayan. Pwede siya. So, pigahan natin siya ng pigahan natin ng kalamansi. Ayan. Damihan natin para mas maasim, mas masarap. Ilagay na natin lahat. Bali, yan. Punin natin ito para hindi makalat. Ngayon, lagyan natin ng bagoong. Timpa para hindi masubrahan. Isa, dalawa. Haluin. Tikman. Sarap. Sili, kalamansi, bagoong. Ngayon, yung kanin natin siyempre special. Fried rice. So, ilagay natin sa plato. Sayang kasi yung mga kaning lamig natin pag napapabakahan dyan sa tabi. Hindi pinapansin ng mga kasama sa bahay. Ito, itabi natin itong fried rice. At simulan na nating balatan ang ating ulam. Pag tama lang yung pagkano nito, pag tama lang yung pagkaihaw nito, madaling balatan. Madali siyang humiwalay sa laman.
Kaya lang yung bagay hindi natin makontrol. Sa totoo lang, hindi naman kailangan balatan to eh. Kaso pait kasi sunog. Unang tikim. Unang tikim. Sarap. Manghang. Manghang na maalat na maasim. Pero yung alat niya masarap kasi nga baguhong. Balatan na ganyan. Tapos baliktad rin. Mas madali. Pag gusto nyo naman ni torta, ito, pitpitin nyo lang to, tapos sausaw nyo sa itlog, tapos ilagay sa palayok na may init na may mantika. Ganun lang po yung tortang talong. Masarap ang tortang talong pag inihaw siya, hindi siya boiled. Kasi pag boiled, wala eh. Tinanggal na nung tubig yung lasa ng talong. Kaya mas masarap sa tortang talong ganito. Ituno ako ng Ilocano. So karibal natin si Mang Inasal. Ah, Mang Sinakal pala. Nahulog yung balat. Kunin natin para hindi tapos maghugas ng kamay. Oops. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mas healthy nga ito eh, walang mantika. Kaya lang yung bugong nakakaano yan. Kasi maalat yan eh. Maraming binibigay na sakit. Kaya yung mga mahihilig sa sobrang sobrang bugong, hinay-hinay lang. Masarap magpagong, pero dapat hinay-hinay lang. Huwag niyo akong gayahin na basta huwag niyo akong gayahin kung paano kumain ng bugoong, bagoong na isda. Kasi iba kasi yung bagoong alamang eh. Alamang yun.
ibang klaseng isda rin yun. Plus, yan. Itapin na natin ito. Wow! Nah, itu na. Yang kamu na. Kunin natin yung sili. Yan. Lagay natin yan. Tanggalin natin yung buto ng kalamansi. Lagay natin dito. Yan, sili yan. Tapos, kuha tayo ng piraso ng talong. Sausaw natin. Lagay natin doon. Tapos, sarahin. Ayan. Mas masarap pala yung magkamay. Itong talong ha, binili ko ito ng binili ko sa halagang 20 pesos. Isang bundle 20 pesos. Dito sa Binggit. Ito kasi yung nagpapasarap talaga.
Isama mo pa yung lasa ng inihaw na dalong. Pati yung inihaw na bangus, pag sinawsaw yun sa ganitong sawsawan, champion! Sarap. Siyempre, hindi mawawala ang black coffee. Itong baby na to, anak ng isang kaibigan, isa anak ng isang mabuting kaibigan. Ibinigay niya ito sa kapatid ko nung binyag nung bata. May porsyon na hindi luto. Matigas. Kailangan ubusin hanggang huling
piraso ng kanin. Kasi mahal lang bigas ngayon. Hanggang sa muli. Yeah.